Hi guys, good afternoon. Che-check natin ngayon ang ating Babski. Bakit merong may pumupukpok dito? Eh, oop, nahihinay kay madanlong. Oh, si Espuso pala gumagawa na ng kanyang higaan. Para ano na? Para sa diin? Pagbantay sa baboy pagno. Ah, kay dira sa gali matulog pag nanganak na si Kikay. Oh, maayo. Kay, ang sabi nila, 3 days daw, mahirap daw talaga pag di mo binantayan ang baboy. Kasi, madadaga na ng nanay. So, kailangan, nandiyan ka nakabantay sa 3 araw, 3 gabi. So, monitor mo talaga siya kasi kawawa din. Sayang din kaya mamatay yung mga anak-anak niya. So, ito, yan. So, pag naka-outside ko lang buo na siya, diyan na lang siya matulog. Ha, ha, ha. So, dito siya. Butangan mo pa na, ding-ding. So, yun, sa mga may mga inahin diyan, merong iba na namong problema, bakit nadadaganan yung ano nila, ngayon hindi nila mabantayan. Yun yung gawin nyo. Maglagay din kayo ng tulganan sa inyong babuyan. Kay para pag konting iyak lang, ma-check nyo kaagad. Nadaganan ba? Naipit ba? Or ano, para updated kayo sa inahin nyo. Yun yung gagawin nyo. So sa amin, ganito. Naglagay siya ng kanyang higaan para nanganak, manganak si Kikay, mabantayan niya. Excited lang siya. 2.5 months na si Kikay. So, sabi nila, 3 or 4 months daw kasi bagong inahin pa lang. Eto, sinong gusto dyan? Mga 60 to 70 kilos na yan siya. Kung gusto nyo lichunin, meron na rin dito. Op, si Darna, si Ding, tsaka si Bato. So yan, ang kawayan, doon naman gikuha sa may sapa. Doon naman gikuha ni Esposo. So nakalibre naman siya. Ang kanyang naggastos lang is yung pack. Ganon. So, makaless-less siyang talaga. Papakita ko lang sa inyo ang aking kinya. Yun, kahapon nilinisan ko sila. Yun, maliit pa yung pinya ko. So, hinay-hinay lang. Tapos, may dwarf na lubi. Dwarf na niyog. Papakita ko sa inyo ang bunga ng garbanzos ko. Or si Garillas. Yan, marami ng bunga ang si Garillas ko. At tsaka, wala pang bunga ang aking sayote. Di pa na bunga. So, eto, hopefully, by next year, makaka-harvest na ako ng aking pinya. So, anuhan ko pa yan, dagdagan ko pa yan siya. Doon, banda sa kabila na yun. Sirain ko doon, tapos dagdagan ko. Yun lang. So, dito tayo, balik tayo. So, yun na lang yung tips nyo. Kung meron kayong inahin na malapit na mag-anak, ang gawin nyo,
or maglagay kayo ng duyan. Yung iba, nakita ko naglalagay sila ng duyan para mabantayan lang ang kanilang inahin. O sa amin, yun, naglagay kami talaga ng ano tawag yun, bed or katrinya, hanging bed, para dyan siya. Kasi first time natin na nagkaroon ng anayon, dapat kailangan maging hands-on talaga tayo dyan para hindi tayo manghinayang sa bandang huli. So ito pinakakaabangan natin kasi ang lahi nito is pitrin. Tapos yung nag-upa sa kanya is large white. So sana maganda ang lahi niya kasi puro sila malalaking baboy. Kikay! So ito mabait siya. Mabait yan. Ewan ko lang pag nanganak na ha. Kasi merong ibang baboy na once na nanganak na, ano na sila, kumbaga ayaw nilang lagi mong hipuin, lalo ng kanilang mga anak, nagiging masungit sila. Diba? Gaya natin, minsan nagiging masungit tayo. So guys, yun yung gagawin nyo. Pag meron kayong inahin, yun lang. Magawa lang kayo ng tulganan nyo para mabantayan yung maigi ang inyong mga inahin. Para di kayo mamatayan ng biik or baktin. Shout out, madali ang shout out kay Mr. Duduyuta Vlog. Thank you for watching. Tapos kay Rins Ventura Dingkong. Thank you for watching. Bye, see you next episode.